makakasama natin ngayon para sa ating sari-saring obra ay ang isang espesyal na panauhin. Walang iba kundi ang diwata ng lupa mula sa Encantadia na si Danaya o walang iba kundi si Ate Diana Zubiri. Ate Pia, wala bang nakasunod? Nakasunod? Saan? Wala bang nakasunod sa aking mga hator? Wala naman ako nakita. Mabuti na lang at di nila ako nasundan. Siya nga pala, Ate Pia. Salamat sa pag-imbita mo sa akin dito sa inyong kaharian. Hindi siya kaharian. Art Angel Tambayan lang tawag namin dito. Ah, ganun ba? Oo. Parang ganun na rin yun. Ikaw talaga, Diana. Gagawa kami ngayon ni Ate Diana ng isang Encantadia armor para sa mandirigma. Tama, at pwede niyo rin itong gamitin costume habang naglalaro kayo. Siyempre, imagine niyo na nasa kaharian kayo ng Encantadia. Ay, mukhang okay yun na. Pero Ate Diana, ano ba mga kailangan natin? Kailangan natin ng mga lumang dyaryo, chipboard, gunting, cutter, glue, masking tape, karton ng itlog, puncher, pintura at brush, yarn, at barbecue stick. Okay, simulan na natin! Ang unang step natin ay kuha tayo ng dyaryo. Gagawin natin, lulukot-lukotin natin siya hanggang maka-form tayo ng hugis pandesal. Ayan. Mga bata, siguraduhin nyo, lumang dyaryo yung nilulukot nyo ha. Baka mamaya dyan, babasahin pa pala ni nanay o kaya ni tatay. Tapos, pagdikit-dikitin ang mga hugis pandesal at ilatag ito sa chipboard para maging formang armor. At ititape natin ito, Ate Pia. Oo. Ngayon, gugupitin natin ang ating chipboard para maging formang U at ito ang magiging hugis ng ating armor. Yan. Kailangan may, ano siya, may konting allowance. Oo. Ganito ang magiging itsura niya kapag nagupit na natin siya sa formang U. At pagkatapos, yung mga natitang dyaryo natin, pwede natin siyang pilas-pilasin at iguglu natin sa pagitan ng bawat pandesal para matakpan yung mga pagitan niya. Pwede kayong gumamit ng brush sa pagpahid ng glue at para medyo mas matipid ng konti, haluan natin ng tubig yung ating glue. Yes, sana natin. So, ganito ang magiging itsura kapag natakpan na natin ng mga pinilas-pilas na papel. Mm-mm. At kailangan patuyuin muna natin siya. At habang pinapatuyo natin yan, tamang-tama kunin natin ang ating karton ng itlog at hahatiin natin ito sa gitna para magkaroon tayo ng armor para sa ating balikat. Yes. Ayan. At pagkatas natin gupitin, Ate Pia, kukulayan natin siya ng kulay na gusto natin. Okay. Kulayin natin siya ng blue and green. At para mas maganda, lagyan muna natin ng puting pintura bago natin ilagay yung kulay na gusto natin. Yan. Yan. Kailangan bawasan natin para mas magmukhang armor siya kagaya itong suot ko. Tama. Magpatulong tayo kay nanay o kay tatay. Mm-hmm, dahil baka masugatan ng mga bata. Ayan. At ngayon, pipinturahan na natin siya ng puti. Pinturahan naman natin yung armor ng katawan. Oo, habang pinapatuyo natin po ito, kailangan pinturahan na natin ito ng kulay puti rin, syempre. Papatuyuin ulit natin siya. Sige, so itatabi muna natin. Tapos, kunin natin yung dalawang karton na tinabi natin kanina dahil tuyo na ang mga ito. Mm-hmm. At pipinturahan na natin siya ng... Green! Green! Okay. Ang ganda naman ang pagka-berde nito, di ba? Berdeng-berde. Oo, pati yung loob, pininturahan natin. Mm-hmm. O ngayon,
Ato, Diana, tabi muna natin to. Kailangan patuyuin din ulit sila. Patuyuin ng mabuti. At, eto na. Pinturahan naman natin siya. Ayan. Ang ating mga pandesal. Oo nga. Pinturahan po natin siya ng blue para magkaiba naman yung kulay nila. Ang kulay ni Amihan. Yes, ang galing. Ayan, kapag napatuyo na natin yung asul na pintura, lagyan naman natin to ng konting berde. Haluan lang natin. Okay, ayan. At nako, eto, Diana, ito na ang ating huling step. Gamit ang puncher, bubutasan natin yung gilid ng ating armor dito sa ibabaw. At gamit naman ang barbecue stick, bubutasan natin yung ating karton ng itlog. At pagkakabit-kabitin natin ang mga ito gamit ang yarn. Yan. Punch na. Pabutasan ko. Dapat pantay. Oo. Kailangan, nakasukat siya dito sa, ano, dahil pagkakabitin natin siya ng yarn. So, eto, gugupit tayo ng yarn. At syempre, dahil kabilaan yung ating costume, gumawa kami ni Diana ng isa pa. Pagpitan lang natin ang pagkakabuhol nito. At tapos na siya! Wow! Ang ganda naman nito. Kaya lang, naku, eh, sinong susuot nito? Sino nga ba? Ah! Alam ko na! Si Kuya Tony Pet. Kuya Tony Pet! Kuya Tony Pet! Uy, pasok ka dito. Kunwari, papadala ka namin sa mundo ng Encantadia. Suot mo to. Oh, ginawa Hello. Namin yan. Ayan! Uy, wow! Ikaw si Ibaro. Salamat ha. Ibaro? Ibaro? Ah, oo. Oh, sige, sige. Actually, hindi talaga ako handang-handa eh na masuotan ng ganitong costume. Hindi talaga ako handa eh. Ikaw talaga, Kuya Tony Pet. Nako, Diana, maraming salamat ulit at pumunta ka dito sa aming Art Angel Tambayan ha. Thank you din. At nakagawa ko ng project para sa mga bata. So, uulitin ha. Oo naman.